Magandang gabi po muli sa inyong lahat na sumusubaybay dito po sa ating series ng lesson patungkol po dito sa ransom o sa sagip, the ancient herb na atin pong pinag-uusapan. So muli ay ako po si Pastor Vic De Guzman ng Gilgal Church ng Revive Us Again Ministry. At ang atin pong pag-uusapan ngayon ay yung pong 40 days and 40 nights fasting na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So, dito po sa Mark chapter 3, verse 16 and 17, ang sabi po, "And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. And lo, the heavens were opened unto him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Sa Matthew chapter 4, verse 1 and 2, ito pong sabi, "Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward anhungered." Now, ang atin pong Panginoong Hesukristo, bago po siya nag-start ng kanyang earthly ministry, ito po tinatawag na biblical pattern of ministry, which is preaching the gospel, healing the sick, casting out evil spirit, feeding the multitudes. Nagpabaptize muna siya kay John the Baptist. At after niyang mabaptize, ang sabi, he went up straightway out of the water, sa tubig. Ito po yung literal na tubig. "And lo, the heavens were opened unto him, and saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Now, pagkatapos ng baptism, siya'y dinala ng Spirit into the wilderness. At doon sa wilderness na ito, siya po ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights. Now, si Moses ay nag-fasting din po ng 40 days and 40 nights. At sabi ng Biblia, na mag-fasting si Moses, no bread, no water. So, wala siyang bread, wala siyang tubig for 40 days. Ngayon, dito rin po nag-fasting ang Panginoong Hesukristo ng 40 days and 40 nights. Definitely, katulad ni Moses, ganun din ang kanyang ginawa. No bread, no water. Now, ayon po sa mga nagsasaliksik, ay hindi kayang mabuhay ng tao ng ilang linggo na walang tubig na iinumin. Abay, lalo hindi mabubuhay kung wala ka ng tubig na ininom, wala ka pang pagkain sa 40 days and 40 nights. So, ibig sabihin, merong malalim na ibig sabihin dito. Paanong tumagal ang Panginoong Hesukristo at si Moses ng fasting ng 40 days and 40 nights na walang bread at walang water? Yung water kasing alam natin, yung literal na tubig na iniinom natin. Pero sa behind this passage, meron pong secret things
na nakatago, ano, yung secret, sabi nga, secret things belongs to God. Meron ditong secret things na ginawa ang Panginoong Kristo na nais nating ilitaw, ano ho. At ito po ay may kaugnayan doon po sa living water na pinag-aralan natin nung nakaraang lesson about the living water na tinutukoy ng Panginoon nung kausap niya yung Samaritan woman doon po sa Jacob's well. So meron siyang tinutukoy doon sa babae nang sabi, kung alam mo lang ang regali ng Diyos, if thou knowest the gift of God, who it is that say to thee, give me to drink, thou wouldest have asked him and he would have given thee living water. So meron siyang tinutukoy na living water. At doon din po sa isang passage sa chapter 7, ay may binanggit din po siyang living water. Ang sabi niya, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. So meron siyang malinaw na sinasabi na living water. At ako po'y naniniwala na itong living water na ito ang tinetake ni Jesus Christ during his 40 days and 40 nights fasting. Kaya nga pong sabi ron, he was afterward unhungered. No, siya po'y nagutom pero walang mention na siya po'y nauhaw. Kasi nga sabi ng Panginoon, itong living water na ito, pag ininom mo, ay hindi ka mauuhaw. Ano ho, hindi ka makakaranas ng pagkauhaw. Now, ako po, personally, dahil alam ko nga po itong substance na ito, at meron po akong sagip the ancient herb, ay ako po ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights. Ano po? Walang pagkain, walang tubig na iniinom. Ang tinetake ko lang po, ito pong sagip the ancient herb. So sa 40 days po na ako ay 40 days and 40 nights na nag-fasting, aba ako po ay nagbutot balat. No? Pero during that 40 days, hindi po ako nakaranas na ako po ay nauhaw. Hindi ako nauhaw. Yung nga lang, ang naramdaman ko, yung matinding gutom. Gutom na gutom ako, talagang hinahanap ko ang pagkain. Pero never po akong nauhaw during the 40 days and 40 nights fasting. So yung pong video at mga picture ng fasting na yon ay ipopost ko rin po dito para mapanood nyo at makita nyo yung katotohanan ng aking sinasabi. Ano ho? Kaya ako po yung naniniwala na yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo na living water ay siya rin niyang tinake. Kasi hindi siya magtuturo ng isang bagay na hindi niya ginagawa. Ito rin po yung kanyang tinake during his 40 days and 40 nights fasting. Katulad po ni Moses, nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights, hindi siya nanghina si Moses. Ang katunayan nga, si Moses, noong matapos ang kanyang 40 days and 40 nights, at matapos maibigay sa kanya yung 10 commandments, abay bumaba po siya ng bundok, may daladalang dalawang tablet. Now, kung ordinary yung fasting, sa 40 days and 40 nights, kung wala kang tubig, wala kang bread, abay hindi ka makakagulapay, hindi ka na makakabangon. Siguradong hinang-hina ka na. Ano? Pero si Moses, nung bumaba galing doon sa bundok, may dala-dala pang dalawang stone tablet. Ibig sabihin, hindi nagbago yung, hindi siya nanghina, bagkos lumakas siya. Now, ako po nung mag-fasting ng 40 days and 40 nights, aba yung lakas ko po kahit ako'y butot balat na,
aba yung lakas ko ay ano, hindi po nagbago. No, katunayan doon sa video, binuhat ko pa yung isang miyembro ko eh, ng isang ng aking kanang kamay, kasi yung time na yon na irita yung aking paa, no, masakit yung paa ko, hindi ko maiapak yung aking kaliwang paa, pero naalsa ko siya. Malakas ang aking katawan. Kaya totoong-totoo po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano ho? Kaya ito po may kaugnayan itong pinag-aaralan natin na ito upang mailitaw natin. Ano ho? Kung ano ba itong living water na tinutukoy na nakahalo sa sagip the ancient herb na siyang ding binabanggit bilang ransom doon sa aklat ng Hob. Ano ho? Now, ito po yung mga talata na binabanggit sa Old Testament na kung saan nag-fasting ng 40 days and 40 nights ito pong si Moses. Sabi sa Exodus chapter 34 verse 28, "And he was there with the Lord 40 days and 40 nights. He did neither eat bread nor drink water. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the Ten Commandments." Sa Deuteronomy chapter 9, verse 9, "When I was gone up into the mount to receive the tables of stone, even the tables of the covenant which the Lord made with you, then I abode in the mount 40 days and 40 nights. I neither did eat bread nor drink water." Now, mapapansin ninyo, hindi siya kumain ng bread, wala din siyang inumin. Twice pong binanggit yan sa Deuteronomy, ganun din. "I neither did eat bread nor drink water." So, definitely, si Jesus Christ, nung siya'y mag-fasting, ganito din po. Wala siyang bread, hindi siya uminom ng tubig. No? At nung matapos yung kanyang fasting, ang sabi doon, afterward, he was unhungered. Afterward, he was unhungered. Siya'y nagutom. Pero walang mention na siya po ay nauhaw. Sa Deuteronomy chapter 9, verse 18, "And I fell down before the Lord as at the first." Kasi po, yung tablet na una ay nasira po yun. Ano ho? Kaya muli, si Moses ay nag-fasting uli ng 40 days and 40 nights. So, dalawang beses siya nag-fasting ng 40 days and 40 nights. "I did neither eat bread nor drink water because of all your sins which ye sinned in doing wickedly in the sight of the Lord to provoke Him to anger." Ano ha? So ito pong mga passage na ito ay ito po hindi gaanong pinapansin, hindi gaanong binibigyan ng atensyon ng mga nakakabasa. Pero dahil nga, ito'y may kaugnayan sa ginawa ng Panginoon sa Kristo nung siya po'y mag-fasting. So, marami ang nag-iisip, bakit nakatagal siya ng ganong katagal? Walang bread, walang water. Ganon din si Moses, ba't siya nakatagal ng ganong katagal? At nang bumaba siya ng bundok, abay may dala pang bato. Ibig sabihin, meron siyang tinetake. Ano ha? Na lihim, hindi alam, hindi sinabi kung ano. Pero binanggit ng Panginoon Kristo yung living water. At ako'y naniniwala, hindi ito babanggitin ng Panginoon kung hindi niya ito gagamitin. Siya mismo, ginamit niya, at mismong si Moses, ito'y ginamit niya during his 40 days. And 40 nights fasting. Ano po? Now, ito pong mga passage na ito, these are
one of the deep things of God, these are one of the dark sayings in the scripture, no? Na binigyan na binigyan ng kakayanan ang pastor na maunawaan ito at ma-interpret ito. Kaya nga po sa ating panahon na ito na palala ng palala ang sitwasyon, eh ngayon ay lalong dumadami ang mga namamatay sa Italy, sa Spain, at iba't ibang dako ng mundo, at ito'y magtatagal pa po itong pandemic na ito. Ano? At kung yan man ay lilipas at mawawala, mga ilang taon ang lilipas ay may lilitaw na namang mga ganitong virus. Kasi ito po ay plano na po ito ng ng Antichrist, ano, para ang tao ay takutin upang sa ganon ay sumunod ang tao sa kanilang mga plano. Ngayon tayo po ang church po, hangga't naririto pa ang church, kailangan meron tayong gawin, meron tayong magawa. At ako po'y naniniwala, hindi aksidente na meron pong ibinigay ang Panginoon na ganitong kaparaanan, ganitong substance na matagal na itong nalihim pero ngayon ay ibinubunyag na ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Kasi ay ako po ay ano pa ba naman ang gagawin natin sa mundong ito? Ano? Kasi ako'y dati atubili na ito ay ipahayag. Kasi wala namang maniniwala sa akin eh. At marami pa, magtataas ng makikibit balikat, magtataas ng kilay, ay sasabihin, sino ba yung pastor na yan? Ano? Eh ano magagawa ko? Eh binigyan ako ng ganitong kaalaman. Alam nga namang ilihim ko. Kaya ito po ay gusto kong isiwalat. At yung pong ganap na pagsisiwalat nito ay mangyayari kung kayo po ay dadalo sa ating 3 days na workshop. At ang may chance o privilege na makadalo sa ating pong workshop ay yun pong naging user. Ano ho? Yung pong nakasubok na ng Sagip the Ancient Earth. Kung nasubukan nyo na po yung healing power nito, at naranasan nyo na gumaling ang lahat ng sakit, naranasan nyo bumata ang iyong katawan, ay qualify ka pong maka-attend doon po sa ating tinatawag na workshop. At bawat mga user ng Sagip Herb ay tuturuan kayong kung paano gumawa ng inyong sariling Sagip the Ancient Herb. At inuulit ko, kung malaman mo ang sikreto na ito, kahit saang lupalop ka ng mundo pumunta, wala ka na pong katatakutang sakit. Ano ho? Wala ka ng katatakutang sakit. At sa iba pang series din ng ating pag-aaral, ididetalye ko rin po doon kung ano ang gagawin kung ang sakit mo ay cancer, kung ang sakit mo ay high blood, brain tumor, lung problem. Lahat ng sakit, ididetalye natin kung paano ang iyong gagawin. Kaya abangan nyo po yung pong mga lesson pa patungkol po dito sa Sagip the Ancient Herb. At nawa po ay makapag-isip kayo na panahon na po na ano na malaman natin ito. Ano, ito po'y God's timing. Ano po, ito po'y God's timing ng Panginoon at ako po'y instrumento lang na ginagamit niya para po maihayag ito pong mga katotohanan na ito na isinaad sa banal na kasulatan na mismong ang ating Panginoon Jesucristo po, siya mismo ang nagsabi nito, ang tawag niya living water, at siya mismo ginamit niya ito during his 40 days and 40 nights fasting. Ano ho? So maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.